Ako po si Dr. Francisca Espinutan. Ako ay isang medical oncologist dito po sa Central Luzon Integrative Oncology Center, which is located in San Fernando, Pampanga. Paano ba tumingil sa paninigarilyo? Okay, so unang-una, maganda ko makipag-usap kayo sa mga doktor, sa nurse, or magkaroon kayo ng grupo na kung saan kayo nagsusuportahan sa isa't isa sa pagtigil ng paninigarilyo. Meron rin tayong nicotine replacement therapy, pero kailangan nyo kumonsulta sa pulmonologist. Meron rin hong iniinom na tabletas, pero syempre mas maganda ikonsulta nyo muna sa pulmonologist. Ito, importante to ha. Walang pruweba sa paglipat ng paninigarilyo sa e-cigarettes. Walang pruweba na yan ay nakakapagtigil ng paninigarilyo. At hindi rin natin alam kung may benepisyo ho ba yun or baka may masamang epekto rin po ang e-cigarettes. Madalas na tinatanong, paano pag huminto, meron ho bang masamang epekto ang pagtigil sa paninigarilyo? Well, unang-una, mas maganda talaga ang tumigil na talaga sa pagsigarilyo. Pero, totoo yan, ang biglaang paghinto sa paninigarilyo ay makakaramdam ng withdrawal symptoms. So, ang withdrawal symptoms, ito po ay yung nagiging irritable, mainit ang ulo, hindi mapakali, nahihirapan mag-isip, minsan mahirap matulog, or lagi naman gutom at tumataba, or parang kabado. So, pag ganun ako ang nararamdaman ninyo sa pagtigil ng paninigarilyo, maganda gumawa kayo ng ibang aktibidades. Mag-exercise kayo or makipag-usap sa ibang tao. Iwasan muna ang kape at saka soft drinks kasi magiging parang mainipin kayo or irritable. Ang isa ko pang pwedeng i-suggest sa pagtigil ko sa paninigarilyo ay alamin nyo ho kung ano yung oras ng una ninyong sigarilyo sa umaga. So, kunwari, una nyong sigarilyo ay alas 8 ng umaga. Ang suggestion ko ay gawin nyo po 8:30. Kasi yung unang sigarilyo ko ang nagtitrigger sa utak ninyo na sumunod at sumunod. Sigarilyo ulit, hit-hit ulit, light up ulit another cigarette. So kung pwede ho, i-delay ho yung unang sigarilyo. So gawin nyo po 8:30 sa sunod na araw. Yung sunod na araw, gawin nyo 9 a.m. and then 10 a.m., 12 noon. Hanggang, hopefully, tuloy-tuluyan na nagiging isa na lang ang sigarilyo sa isang araw. And then finally, hindi na talaga naninigarilyo. Gusto kong ipakita sa inyo, ito ang itsura ng isang baga na naninigarilyo. And ito po ang itsura ng isang normal na baga. Maraming salamat po sa inyong pagkinig sa akin. Ako ulit si Dr. Francisca Espinutan dito po sa Central Luzon Integrated Oncology Center, San Fernando, Pampanga. So, paalala ko lang po sa inyo, huminto na sa pagsigarilyo, and ingatan niyo po ang baga ninyo.